Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto. Kahit na tinatawag itong pangalawa o ikalawang mga taga-Corinto sa Biblia, maraming palatandaan sa loob ng sulat na ito na hindi ito ang pangalawang isinulat niya sa mga Kristiyano sa sinaunang Corinto. Si Pablo ang nagsimula ng komunidad ni Jesus sa Corinto sa isa sa kanyang mga paglalakbay bilang misyonero. Mababasa ang kwento sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 18. Nang ituloy niya ang paglalakbay, nakatanggap ng report si Pablo na nagkakagulo doon. Kaya isinulat niya ang liham na kilala nating unang taga-Corinto para ayusin ang mga problemang ito. At lumalabas na marami sa iglesia ang tumanggi sa turo ni Pablo sa sulat na iyon at sumuway pa sa kanyang kapangyarihan bilang apostol. Kaya nalaman natin sa sulat na ito na personal silang pinuntahan ni Pablo at tinawag niya itong masakit na pagbisita. At pagkatapos nito, nagpadala siya ng sulat na ayon sa kanya ay isinulat ng may hinanakit at luha. Kaya pagkatapos ng mga aksyon na ito, naisip ng karamihan pero hindi ng lahat sa mga taga-Corinto ang kanilang kayabangan. Kaya humingi sila ng tawad kay Pablo. Gusto nilang makipagkasundo. Kaya isinulat ni Pablo ang liham na ito para patunayan na mahal niya pa rin sila at tapat siya sa kanila. May tatlong pangunahing bahagi ang disenyo ng sulat. Ang bawat isa ay sinasagot ang isang natatanging paksa. Sinigurado muna ni Pablo ang pakikipagkasundo niya sa mga taga-Corinto. Pagkatapos sa Kabanata 8 at 9, tinalakay niya ang paksa ng pagiging mapagbigay na halos nakakalimutan na. At sa mga huling kabanata, hinamo ni Pablo ang mga natitirang taga-Corinto na tumanggi pa rin sa kanya. Tara at tingnan natin, makikita ninyo kung paano lahat ito nangyari. Nagsimula si Pablo sa pagpapasalamat sa Diyos na maawain at kumakalinga, na nagbigay ng kapayapaan at sigla sa kanya at sa mga taga-Corinto sa oras ng kaguluhan at pagtatalo. Inamin niya na naging mainit ang sitwasyon mula nung masakit niyang pagbisita at nilinaw niyang pinatawad niya na sila. Gusto niya ng tunay at tapat na relasyon. Pero bakit nga ba ayaw nila kay Pablo? Malalaman din natin sa sulat na ito na tinanggihan ng mga taga-Corinto si Pablo bilang isang leader. Mahirap siya. Maliit lang ang kita niya sa mano-manong trabaho. Palagi siyang ginigipit at nagdurusa. Wala siyang sariling tirahan. At higit sa lahat, hindi siya mahusay sa pagsasalita sa harap ng mga tao. Tapos nakakita ang mga taga-Corinto ng ibang mas mayaman at nakakahangang mga pinunong Kristiyano. Bumaba tuloy ang tingin nila kay Pablo. Katunayan, ikinahihiya nila siya. Kaya ito ang sagot ni Pablo sa kanila. Una, kung ginagalang nila ang mga leader na ito dahil sa kanilang kayamanan at husay sa pagsasalita, nagtataksil sila kay Jesus. Ipinapakita nito ang maling sistema ng kaugalian. Ayon kay Pablo, ang totoong Kristiyanong pamumuno ay hindi tungkol sa posisyon o pagtataas ng sarili. Inilarawan ni Pablo ang kanyang sarili at iba pang mga apostol bilang mga alipin at bihag ng Haring si Jesus na nangunguna sa kanila sa parada ng tagumpay. Hindi trabaho ni Pablo ang maging sikat, kundi ang ipakilala sa mga tao si Jesus. Pagkatapos ay binanggit niya ang hiling ng mga taga-Corinto na bigyan sila ng mga sulat ng rekomendasyon para patunayan ang kanilang karapatan at mga kakayahan. Talagang nakakagulat ito para kay Pablo. Hindi maitatayo ang iglesia kung hindi niya ito sinimulan, kaya sinabi niyang sila ang katunayan na tunay ang pagiging leader niya. Sila ang kanyang rekomendasyon. Mahusay niyang binanggit ang mga propetang Jeremias at Ezekiel na nagsabing ang Espiritu ng Diyos ang sumulat ng kanyang rekomendasyon sa kanilang mga puso kasi sila ang bagong bayan ng Diyos sa ilalim ng kasunduan. Hindi na kailangan ng mga taga-Corinto ng iba pang patunay bukod doon. Ang pagbanggit sa bagong kasunduan ang nagtulak kay Pablo na paghambingin ang unang kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng Israel sa tulong ni Moses,
kumpara sa bagong kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng mga taga-Corinto sa tulong ni Jesus at ng Espiritu. Talagang sobrang ganda ng lumang kasunduan na ginawa sa bundok Sinai. Pinagliwanag ng kaluwalhatian ng Diyos si Moses, pero kumupas ang kaluwalhatian na yon. Bukod dyan, hindi talaga naging mabisa ang mga kautusan ng kasunduan na yon para baguhin ang Israel. Kaya kung tutuusin, mas maluwalhati ang bagong kasunduan kasi ang muling nabuhay na si Jesus ang mismong kaluwalhatian ng Diyos at nabubuhay siya ng walang hanggan. At ang kanyang espiritu na ngayon ang bumabago sa kanyang mga tao para maging mas tapat kagaya mismo ni Jesus. Nakakamangha ang lahat ng ito. Ibig kong sabihin, sino bang ayaw makibahagi sa kaluwalhatian ng Diyos? Nagpatuloy pa si Pablo, ipinakita niya kung paano binabaliktad ng krus ang mga konsepto ng kaluwalhatian at tagumpay para sa mga taga-Corinto. Kung sa bagay, ang maluwalhating pagtataas kay Jesus bilang hari ay nangyari dahil sa kanyang pagdurusa, pagpapako sa krus at kamatayan. Sa krus, pinakita ni Jesus ang pagliligtas na ginawa ng Diyos. Namatay siya para sa mga kasalanan ng mga tao sa mundo para ilapit sila sa Diyos. Pero hindi lang yan ang nagagawa ng krus. Inihahayag nito ang katangian ng Diyos. Sobra ang pagmamahal niya, handa niyang ialay ang sarili ng buo para sa ikakabuti ng iba. Pinapakita din sa krus ang bagong paraan ng pamumuhay. Layunin ni Pablo na ang kanyang buhay at ministeryo ay katulad ng krus. Kaya kahit na ang kanyang pagka-apostol ay nakilala sa kababaang loob, pagdurusa at kahirapan, lahat ng ito ay para paglingkuran ang mga taga-Corinto. Kaya kung ayaw nila sa kahirapan at pagdurusa ni Pablo, ayaw din nila kay Jesus. Ang buhay at pamumuno ni Pablo ay mismong nagpapatunay na kinakatawan niya si Jesus na pinako sa krus at muling nabuhay. Talagang gusto ni Pablo na makipagkasundo sa mga taga-Corinto. Pero hindi niya basta iiwan ang mga bagay nang hindi sila nagbabago at tinatanggap ang naiibang mensahe ng krus. Matapos ang matinding pagpapaliwanag na ito, tinalakay naman ni Pablo ang tungkol sa nakalimutang ugali ng pagiging mapagbigay. Naghihirap ang mga Kristiyanong Hudyo sa Jerusalem dahil sa taggutom. Humingi si Pablo ng pinansyal na suporta mula sa mga bagong iglesia na sinimulan niya. Ang karamihan sa mga ito ay hindi mga Hudyo. Magpapadala silang lahat ng tulong para ipakita ang kanilang pagkakaisa dahil sa Mesiyas na si Jesus. Marami sa mga iglesia ang tuwang-tuwa na magbigay, pero sa gitna ng lahat ng isyong ito kay Pablo, hindi nagtabi ang mga taga-Corinto ng tulong para dito. Para kay Pablo, hindi lang ito tungkol sa pera. Isa itong patunay na ang mga taga-Corinto ay hindi pa nababago ng ebanghelyo tungkol kay Jesus, na ang sentro ng kwento ay ang pagiging mapagbigay. Sinabi ni Pablo, "Alam ninyo ang saganang biyaya ng ating Panginoong Jesus na Mesiyas na kahit mayaman siya, naging mahirap siya para sa inyo, para sa kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo." Kinukwento niya ang ebanghelyo gamit ang mga talinghaga tungkol sa kayamanan. Isinuko ni Jesus ang kanyang maluwalhating karangalan o kayamanan. Ibinaba niya ang kanyang sarili at namatay gaya ng isang mahirap na alipin para ang mga nagdurusa sa kasalanan at kamatayan ay maitaas at maging mayaman din dahil sa biyaya ng Diyos. Bilang isang Kristiyano, dapat itanim ang kwentong ito sa iyong isip at puso. Hayaang baguhin ka nito para maging mas mapagbigay. Handang ibahagi ang iyong buhay at kayamanan para tulungan ang iba. Sa huling bahagi ng sulat, nag-focus si Pablo sa pinakaugat ng problema nila sa mga taga-Corinto, ang grupo ng mga sikat na pinuno na tinawag niyang mga dakilang apostol. Sarcastic ang pagkakasabi niya dito. Dumating sila sa Corinto na pinopromote ang kanilang sarili habang sinisiraan si Pablo. Sinasabi nilang mahirap lang siya at hindi matagumpay na pinuno. At kahit pwedeng pagbintangang nagtataas ng sarili, sinabi ni Pablo,
Gusto ba talaga ng mga taong ito na makipagpagalingan ng mga kakayahan? Kayang-kaya niya silang talunin. Mga Hudyo ba sila na eksperto sa Biblia? Ganoon din si Pablo. Dati siyang Fariseo, baka di nila alam. Kabisado niya ang buong Biblia. Gusto ba nilang ipagyabang ang kanilang nalalaman tungkol kay Jesus? Nakita mismo at nakasama ni Pablo si Jesus nung muli siyang nabuhay. Sa katunayan, nagkaroon siya ng mga pangitain sa trono ni Jesus sa langit. Pero higit sa lahat, ibinigay ni Pablo ang buong buhay niya sa misyon ni Jesus. Sinuko niya ang maginhawa at maayos na pamumuhay at kahit kailan, hindi siya humingi ng pera sa mga taga-Corinto. Hindi kagaya ng mga dakilang apostol na naniningil ng malaki, nagtatrabaho si Pablo para sa sariling ikabubuhay. Pero sinabi ni Pablo, ayaw niyang ipagyabang ang mga ito kasi hindi ito ang talagang mahalaga sa isang Kristiyano. Ang ipagyayabang na lang niya ay ang kapintasan at kahinaan niya kasi sa mga kakulangan na iyon niya nararanasan ang pagmamahal at habag ni Jesus. O gaya ng sinabi ni Jesus kay Pablo, sapat ang aking biyaya para sa iyo kasi mas nakukumpleto ang aking kapangyarihan sa kahinaan. Tinapos ni Pablo ang liham sa isang seryosong babala sa mga taga-Corinto. Kailangan nilang i-check ang kanilang sarili. Ang paghamak nila kay Pablo at sa kanyang paraan ng pamumuhay at ang pagmamahal nila sa mga dakilang apostol na ito ay nagpapakita na hindi nila naiintindihan kung ano ang tunay na pagkatao ni Jesus. Hindi sila namumuhay na gaya ng nabagong mga tagasunod ni Jesus. Kaya muli silang tinatawag para magpakumbaba sa harap ng pag-ibig ni Jesus. Binibigyan tayo ng ikalawang mga taga-Corinto ng isang natatanging sulyap sa buhay ni Pablo at sa naiibang mensahe ng krus ni Jesus. Hinahamon ng krus ang mga ugali natin at ang mga paraan kung paano natin tinitingnan ang mundo. Pinahahalagahan natin ang tagumpay, edukasyon at kayamanan, pero higit na mahalaga sa Diyos ang kababaang loob at kahinaan dahil naihahayag ang kanyang pagmamahal at kapangyarihan sa pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Dahil sa krus, nabubunyag ang kapangyarihan ng presensya ng Espiritu na nagpapabago para bigyan ng kapangyarihan ang mga tagasunod ni Jesus na mamuhay ayon sa mensahe ng krus at gawin ito sa sarili nating pamumuhay. At yan ang tungkol sa ikalawang sulat sa mga taga-Corinto.